Ah, ito pala yung nakikita ko sa video mo, pre. Oo. Oo. Ayan! Medyo maguloy pati kasi nga, pagka umaalis si Bante, di, oh. Hindi, maganda nga itong ganun. Ba't may cobalt coat talaga? Oo. Wow. Oo. Yun. Ayan, 18 speed. Saan ang splitter dyan, pre? Ha? Splitter. Splitter? Oo. Ito, yan, oh. Ito. Tapos splitter ito, high range at low range. Oh, splitter. Kasi ito. Yung ibang makina niyan. Bagong change oil ako niyan, Grabing makina, laki. Ang laki ng makina, dubang klaseng makina 'yan, pre. Ha, Cummins. Cummins engine ng makina, yung international. Takas 'yan. Ay, oo, mukhang pangharapas, pre. Guys, good morning! Andito tayo ngayon sa Wyvern, Saskatchewan. At pasama natin isang kababayan nating Pilipino. Ayan guys, si Pare Eric. Pare, kumusta? GMC guys, Yukon XL. Pang family. Okay lang yun. Pang family to. Oh, mukhang bagong ligo ah. Wow! Niliguan mo? Ayan, ganda ng mga... Ang ganda, ganito rin yung gusto kong ano. Of course, andyan si Cordapia guys. Ganito rin yung gusto ko, pang pamilya. Leader. Parang nakakaya namang apakan, pre. Marurumihan. Binas ko ka para, para di naman nakakaya sa'yo. Sa tagal ng panahon, ngayon ulit kami nagkita. Yung huli nating pagkikita, ilang taon yun? 2 years? 3 years ago? Almost 3 years. Naglo-long haul pa siya noon. Guys, long haul pa si Pare Eric. Ang company niya dati is Denali. Denali. Oh, Denali siya sa company niya. Ang ruta niya malayuan din noon. Tapos nag-switch ka na lang sa yung parang dito na lang sa malapitan. Oil field trucking. Ayan, ipagpatuloy natin ang pag-uusap mamaya kasi mag-grocery ako. Tapos noon, ipupunta kami dun sa buffet. Mayroon daw kainan dito na mura. Kaya mag-grocery muna tayo pa rin, no? Tapos babalik tayo mamaya. Gawa nga ng alas 11 pa naman ng bukas. Hindi, isang buffet na lang yan ng KFC. Oo. Ng North America. Ayan. Walang-wala na ako makain, ilang araw na rin ako sa Karasada . Paubos na Ito ha guys, ang lugar dito sa Wyvern, Saskatchewan. Hindi siya ganun katotally matao ha. As you guys can see. Pero actually kahit na ganito to, hindi naman talaga naglalabas ang mga tao, no? Kasi winter Okay guys, meron na tayong na-grocery. Kape, wala na akong kape. Beef. Giniling na baka. Siyempre, kailangan natin ng gatas para sa buto. Bone. Olive oil. Tapos noodles. Dalawa yung klase ng noodles binili ko. Tapos isang tinapay. Yes! At dadampot na tayo na ito. Asian greens. Isa nito. Yan. Tapos dadaling ko na guys ito sa counter. Bayaran na natin ito, tara. Saging. Dito tayo saging. Yun. Ito, medyo tama na ito. Pang survive lang natin. Yes! At nasa nga kaya si Bar Eric. Ayan. Matos din tayo ng $28. Wow! Pang dagdag lang. Survive.
Alright, tayo na lang natin si Pare Eric. Please, meron na akong ano. Meron na akong extra. Pwede siya na pare, umutot ako ah. Ano mo pare? Oh, may protein shake. May protein shake na ano, dumasabi ito kado sa colon. Tapos paglabas talaga ano eh. Oh, but hindi yung gas, nag times 10. Nag times 10 siya. Ami chemical eh no. Sabi ko nga, sabi ko, baba muna ako. Kasi nangangamoy mabantot yung sasakyan ni pare Eric. Sakto ko naman, pag upo ko, bumigay. 10:46. Tama. Pag-dance tayo sa bahay para makapag-hello ka kay Mrs. Oh! Kay Mrs. mo, di ba birthday niya nakita ko sa Facebook mo? Oo, babatiin ko. Batiin natin guys. Batiin natin si Mrs. ni Pare Eric. Nandito na kami sa karsada. Ito, nakapamili na rin ako ng konti. Thank you nga pala sa kanya. Ayun, pupunta na lang kami din sa bahay nila. Malapit lang Marita? Malapit lang. Di ba, dalawa bahay mo na, di ba? Oo, dalawa na. Oh, ayan, kita mo ha. Pagka papunta tayo ng KFC, dadaan kita doon sa isa. Oh, sige, dadaanan natin yung isang... Dadaanan lang, drive lang. May umuupa kasi. Oo, kita mo guys, yung ganito talaga dito. Mag-isip ka talaga ng para sa kabuhayan mo. Gusto mong ano eh. Ayan, katulad ni Pare Eric. Dalawa na bahay niya rito. Pero, not totally pa, ano... fully paid, pero yung isang bahay niyang yun, pinapaupa niya siya, yung bahay itself, naghahanap na ng binabayad sa sarili, di ba pare? Yun ang kagandaan dito sa Canada, masipag ka lang, madiskarte ka dito, buhay ka dito eh, no? Wala yun, no? Alam mo, mga Pilipino tayo, kung sa Pilipinas, ang gagaling natin doon magdiskita ng pera dito sa Canada pa kaya? Ibabalance mo lang yung gastos. Huwag masyadong magbibili ng mga di masyadong kailangan. Oo, tama yun. Huwag ka masyadong maglululuho. Ingat sa pag-utang. Kasi yun yung magpapahirap sa'yo dyan. Yung pag-utang na yan. Ay sila kay, marami ding advice sa akin yun eh. Oo, kasi ganyan lang naman tayo. Nagsishare lang kami na ano, para mapapaganda yung buhay namin dito. Oo. Ito sa Canada, kung hindi ka talaga mag-ano rito, mag-iisip. Hindi ka mabubuhay dito, hindi ka aasenso. Guys, hindi porket nasa Canada ka, 'di ba, pare? Ano ka na, yung big time ka? Hindi ka magtrabaho rito, wala. Nakasal na lang din ng loob kasi yung bahay na 'yon dapat i-renovate ko, sabi ko. Tapos naisip namin, tapos mainam ata bumili na lang ng bahay na bago, tapos parentahan kasi ang taas ng demand ng bahay dito para sa mga nagre-renta. At the same time, ang laki ng fluctuation ng presyo ng bahay. So yung mga bahay na presyo nag-start bumaba ng 40, naging 60, naging 80, $100,000 lower from ano normal price. So sabi ko, bumili na lang ng iba bago. Bumili na lang kami. Lumapit ako sa isang kaibigan natin Pilipino, kababayan, support kababayan. Philippines, support your kababayan. Support your kababayan. Number one sa ating broker. So, ang pangalan niya, Roy Amoncio. Pwede ko i-send sa'yo para bigyan ka ng calling card niya. Pag-usapan natin kasi yan. Kasi talagang igagawa niya na tutulungan ka niya sa, dito tayo? Nandito na sa bahay. Ito na. Andyan ba yung mga bata? Ay, wala. Nasa school. Kasi misis mo lang, di. Sino susunduin niya? Pati yung kinder pumasok din kanina. So hindi siya makakasama doon sa... Ayan lang yung school pare, St. Mike's. Oh. Dati yung school nila dito sa kabila. Sabi ko kasi ito masap sa Weyburn. Everywhere you go, 5 minutes to 10 minutes. Andun na, no? Tapos Weyburn, no? Dito yata yung maliit ano lang siya na city. Dito yata yung pinsan ng asawang ko, Weyburn din ba? Tara, biglayin natin si Mrs. dito. Okay lang ba sa kanya, vlog? Tignan natin. Sabi mo may hiya. Okay lang yan. May hiya. Sige. Alright guys. Tara, punta tayo dun. Guys, tara. Makakaya sa vlog natin. Baka mamaya. Huwag mo natin yan. Knock. Bago kami pumunta na kay FC, maghahay lang sa'yo. Huwag ko mamaya, pre. Hindi ko na lang
Ay! Ay! Oh, happy birthday pala! Oo, oh, ayan. Gusto mo? Ito na, bibigay kasi yung chocolate. Tala. Oo, sige. Eh, sabi ni Pari Eric, eh, duman muna tayo sa bahay niya namin. Sabi niya sa akin, eh. Nakita ko sa Facebook kasi, na... Nag birthday mo eh. Aman tama, sabi ko, dadaan ako, sabi ko. Bye, happy birthday na lang sa misis mo, oo. Hindi ko na ipapakita sa camera, guys. Nakakaya. Ha? Hindi, hindi na natin. Bumasok sa dire. Hindi na, pre. Hindi na? Oo, oh, nakarapin niya ako. Ano. Ganda ng bahay niyo, ha? Ito yan, ha? Gusto mo makita studio ko, sabi niyo. Sige, sige, tignan nga natin. Guys, ha, si Pari Eric, ang libangan niya, ano, ha? Yung sapatos ko, pre, tanggalin ko lang. Sige lang. Ang libangan ni pa... kita mo, ang dami niyang mga gitara. Ano ka ba naman? Hindi maayos nga eh, pero... Ayan o. See? Ang bira. Sampulan mo nga kami saglit lang. Isa ba? Oo, oh, sampulan mo nga kami saglit lang. Kahit mga 5 minutes lang, guys, ha? Oo, oh, 5 minutes lang. Wala pa naman yung ano eh. Sampulan mo nga kami. Ganyan yun, oo. Oh. Guys, sampulan, sasampulan tayo ni Pari Eric. Oh, ito lang ang libangan niya, guys. Oh, nawawala yung isang stick, pinaglaroan ng mga bata. Ay, ito! Ano? Hindi, nawawala yung isa. Ay, oh. Ay, 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 nalaglag. Abot ko sa'yo. Sasampulan tayo ni Pare Eric ng kanyang ano. Oh, kahit na ano, huwag mo nang i-ano. Yan, yan. Yan. Ayan, nakita nyo ha. Ito ba, mabilis? Oh, sige. Okay. Guys, tara na. Alis na kami. Kakain kami. Oh, kakain kami. Guys, dito na kami sa krasada ni Pari Eric. Daanan muna lang namin yung unit na ginagamit niya. Kasi malapit lang naman dito yung paradahan ng truck niya. Wala kang pasok ngayon, pare, no? Wala, Deo. Ano bang sistema ng pasok mo, pare? 6 days on, 3 days off. Tapakasarap na buhay naman yan. 6 wow! days na pasok, guys. 3 araw na day off. Kita mo? Ang trabaho ni pare Eric na ngayon, ano na, tanker, ano ba? Oo. Yung mga crude oil. Yung... Sa oil field. Nasa oil field siya. Ang ganda ng pasok, ha? Tatlong araw na day off, anim na araw na pasok. Saan ka pa ba nun? Saan ka pa hanapin yun? Kasama mo lagi pamilya mo. At saka, I'm sure, maganda pa ang kitaan yan. Sakto naman. Sakto lang. Afford. Misa may, hindi laging Pasko eh. Tama yun. Misa Pasko na may bagong taon. Misa pag mababa. Ganun talaga. Tanong ka lang sa dispatcher, pag kailangan ng tulong, gusto mo bumawi. Tulad ka pong bumawi ako kasi may nasilat ako na araw. Dahil gawa ng weather, short kami kahapon. So, yun, pasok. Enough na kayang bayaran ng dalawang bahay, ano? Yeah! Joke lang yun. Hindi naman. Pero yung isang bahay mo naman yun, ano naman yun, pinapaupaan, naghahanap na ng sarili niyang, ano yun, no? Naghahanap na ng sariling ibabayad sa, ano, sa mortgage, di ba yung bahay mo na yun? Yun naman ang ano naman. Kumbaga nakocover naman niya halos lahat. Yung payment ng renta, no? Mga 95% siguro cover. Halos 100% pala. Pwesto. Ayun, dito kami dumadaan lagi. Or dito. Pagkapaalis. Or dito. Pero naka-roadman ngayon ng Wayburn, bawal kami dyan. Okay. Ewan ko pero ibabalik. Ibabalik na ata ngayong week. Kasi nga naman, kung kailan lumabig, tsaka nag-road ban. Mangyarap sa kanila, eh, no? Bumaba kasi yung weather, di ba? Oo. Mga nakaraan, ganun din ba sa inyo? Hindi ko alam kung merong mga ban sa Winnipeg. Hindi ako madalas doon. Kung baga sa anong bahay ko, pinapasyalan ko na lang eh. Tapos nakatira na ako sa kalsada, sa truck na bahay ko. Sabi ko, nandito na rin tayo eh. Gusto ko silipin yung unit ko. Malayong-malayo sa ano, sa Panglong Hall, pre, ha? Ay, hindi. Okay lang yan. Kaya makikita lang natin. Para makita rin din nila mga viewers natin na
truck driver ka rin. Yes! Ayan guys, andito na tayo sa loob ng kanilang lote. Hindi siya heated, pero at least protektado yung mga truck sa... Ang ganda naman itong loob ng paradaan nyo. Sa cold wind. Meron talagang ano? Mas maganda sa main yard dyan. Oo. Kasi ito ano to eh. Pero guys, silipin natin yung mga unit nila sa loob. Yung panghatak nila ng ano? Panghatak nila ng mga oil tube. Para lang sa ano, sa ano, sa... Okay. Sa mga taga dito sa amin. Okay. Okay. Yan o. Yes! Ah, ito pala yung nakikita ko sa video mo, pre. Oo. Oo. Ayun, ito yung nakikita natin. Medyo magulo yung parking. Kasi nga, pagka umaano si Ibarat, hindi, okay. Hindi, maganda nga itong ganun. Ba't may cobalt coat talaga? Oo, so na dito. May bagatok, meron pa rin sa truck na kasa dito. Oo. Pero hindi ko siya pwedeng i-lagsari ilapit dito. Tapos hindi ko naman pwede masyado dito kasi may nakaparada dito para makalabas siya kanina. Oo. So, asan yung truck mo ito? Ito. Laki naman, ang laking truck ah. Oo. Manual ba yan, pre? Manual, oo. Truck. Sige, pasukin natin. Gusto ko makita sa loob. Mga lumang modelo pero pangharabas itong mga to. Ang laki ng ano. Eh, maputik dyan guys. Hindi na tayo papasok doon. Ito lang sa loob. Alamin natin sa loob. Yes! Oo. Mukhang talagang ano to, pre, yung talagang pangwarakan talaga to. Hindi, matagal na talagang mga truck to. Oo. Manual oh, tignan mo guys ang manual. Mayroong ano. Ayaw ka na natutulog. Okay. Hindi ba ako natutulog diyan? Ay, oo nga pala, hindi ka naman pala umaano. Kaya tayo mag-start. Hindi, start mo. One. Yun. Kita mo, bumubuga-buga ng ano. Tanya naman ang ano, ha? Yung mga, ang dami pang mga kung ano-ano. Ano bang klase ng ano to, pre? Alin? Truck. International. International? International Eagle. Oh. 2004 model. Anong speed ito? 18. 18 speed? 18. Ito yun, 18. Ito yung mga ilaw, ito yung tank cage. Ano kaya nga kaya narito? Nasara ito radyo ko, kala ko nasara ko itong radyo ko kahapon. Yan, may ilaw tayo. Ayan, 18 speed. Saan ang splitter dyan, pre? Ha? Splitter. Splitter? Oo. Ito, yan. Ito, ito. Splitter. Ito, high range, tsaka low range. Oo, splitter. Yes, ito. Yung iba, ayan ang splitter. Magkaya mag-pipip ka. Oo. Diba mag-pipip? Wala pang hangin eh. Oo. Ayan. At least, nakita natin yung unit mo pare. Oo nga eh. Tara. Tara. Alis na kami guys. Oo, baka kain na kami. Oo. Guys, para malaman nyo rin na talagang ang kasama natin si pare Eric ay talagang truck driver yan. Alaga natin yan, kahit ganyan-ganyan yan, brad. Tignan mo, bago yung ano to. Papalit lang yung ano nito, tignan mo. Tignan natin. Yung coolant reservoir. Ikaw napalit? Oo. Ay, oo nga. Ayun, ito may level, kitang-kita ka agad. Ito, laki ng makina. Ano bang klaseng makina yan, pre? Ha? Cummins. Cummins engine ng makina, yung international. Lakas yan. Ay, oo. Mukhang pangharabas, pre. 789, ayun. Pangharabas na mga, tignan mo so, naman ng makina niyan. Bagong change oil ako niyan, eh. Grabing makina, laki. Tapos ito yung pump natin. Pangharabas. Sato po na, punta tayo dito, oh. Oh. Panamig. So, dahil pupuksan ko itong ano ko, itong bulb ko kasi para pagbalik ko sa trabaho, hindi mag-frozen. Oo. Oh. Ito mabig ko yan. Ay, tama-tama, at least itinormo ko sa kunting ano ng trabaho mo. Ayan na. Eh, roper yung pump natin, roper. Oy, pa yung panghigop yan ng yung ano, yung raw fuel. Tapos sa pinakalikod naman yan, merong vent belt. Yan. Ay, punta na natin dito. Punta natin, dito na tayo eh. Itinur ako guys ha, sa trabaho nila, yung mga tanker. At least magka. Pakita ko na sa'yo madali. Oo. Ito pinaka-importante pag nag-load. So pagka once na next time ka na mag-loading. Oo. Make sure na open yung vent valve. Ito. Turo mo. Tapos, ay, madami. Huwag na. Vent valve. Tapos ito, yung cover. Oo, yung cover niya. May cover kasi siya. Kasi, pwede ka mag-shrink o mag-expand. Okay.
Maputik, hindi na kami tatawid doon, guys. Hindi ko dala yung ano ko, yung boots. Oh. At least dito nakita natin yung trabaho ni Pare Eric din, oh. At papaano, tignan mo naman yung ano niya, yung makina ng truck niya ang nakakaano doon. Anong year na yung makina na yan, pre? Tagal na yan. Original pa niya yan, 2004. Original na makina, 2004, no? Cummins engine, iba talaga ang iba yung ano niya, pre, iba. Ayan guys, balik na tayo sa karsada. Ito, daanan muna natin yung bahay nila, Pare Eric. Yung isa, yung pinapaupaan niya. Yes! Pero hindi na tayo pupunta sa ano? Sa loob. Oo. Nabibis ko dyan, mapakalaki na yard ko dyan. Mas malaki yard ko dyan. Ah, dito? Hmm. Asan ba yan? Eh, ito, dilaw. Ah, yan. Yung bahay ni Pare Eric, yan. Yan. Yung may puting sasakyan dyan. Ayun nga, parang dyan sa likod. Kitang-kita mo na agad yun eh. Oh, ganda lang yan. Ito, nakikita ko lang sa post mo sa Facebook yun eh. Pagka ano eh. Ayun, ano. Kasi, buti nga, nagpapasalamat ka tayo sa taas at naikip natin yung bahay. Yan ang kagandahan. Kasi, ayoko din talagang bitawan. Sayang din yung pinaghirapan natin at yung mga naihulog mo para kung bumalik yung market. Oo. At least may makukuha tayo. Oo naman. Ngayon kung ibebenta ko ngayon yan, wala akong makukuha bagsak sa market eh. Halos, oo, ang mahal pa ng ano. Yeah. Okay, so pupunta na kami sa ano, manananghalian na. Tara. Welcome tayo sa kaisa-isang natitirang ano, buffet. Kaisa-isang buffet square dito sa River. KFC buffet. Pagkain tayo ng maraming chicken. Pwede yung makikain. So ito. Debbie. Hi. Hello. Two buffets, please. Two buffet, please. Want drinks, guys? Drinks ka lang, ay. Na ano? Oo, pwede rin. Yung ano, yung hindi, ano. Ano lang siya. Hindi siya... Ano yung zero? Zero ka ano? Zero, zero sugar. Ay, ito mo pre? Ha? Ito? Oo, oh, paala ka lang. Ito, gusto mo kainin. Tsaka ito. Meron ba silang chicken? Gusto mo extra crispy daw na chicken? Oo. Oh, yeah. Crispy chicken. Ay, si Luby. Siya yung... Hi! Oh, kumusta? Store manager pala. Oo. RGN pala. Tadaano lang ako, tadasaong bele. Ah. Sino to? Si Lakay, vlogger nga pala to. Tubig. Yeah, I'm going to. Ng marami, mga beans. Yes! Pagkita. Hmm. Yeah, of course, Eric. Uy, Eric, sabihan mo ako nga. Truck driver dito, dati ko daw haul. Andiyan yung truck ko. Wow, naman, ha? Vlogger yan. Bumili ka na ng truck mo? Hindi siya. Ang yaman talaga ni Tito Eric. Ano bang yan? Kahit marami pala kunin mo rito, okay lang? Oo. Kaya mo. Yung chicken. Oo. Oh. Magbigay siya, magbigay? Oo. Oh, luluto ka na ng extra crispy. Pero mo, isa lang muna kunin mo. Ito, press, bago luto. Dito na lang tayo. Sige. Make it 60 DC na. Yun. Para sa inyo, may extra crispy na tayo. Oh, ito, extra crispy, pare. Lagay mo na dun sa plato mo, pre. Ikaw na ba ng plato mo? Oo. There you go. Of course, right? Ikaw na. Dito mo nalagay, pre, para hindi na tayo mahirapan. Ah, ganun. Lahat, oh. Yan, malalaki yan. Baka kunin pa na matatanda. Yan, yan. Yan, yan. Sige, tama na to. How are you, sir? Good. Okay. Are, doon ako pumesting tayo. Doon tayo, doon tayo. Sige, oo, sige. Para maganda, may salamin. Prebasi. Alright. Misa lang tayo mag-date eh. Hmm. Ano gusto mo drinks? Iced tea? Ano na lang, pre. Sige. Hindi, yung ano na lang, pre. Yung zero. Diet? Oh, diet, oh. So, ibig mong sabihin, pare, dito pala, nag-iisang, ano dito sa, ewan ko kung meron din ganito dito sa, ano, sa Winnipeg. Bay, kakain tayo marami. Yeah!
Date natin ngayon. Parang nag-date na tayo para sa Valentine ah. Okay. Mm. Tama. Mm. Guys, yan, kumakain na kami ni Pare Eric dito. Ito yung buffet dito sa ano, Canada. Nag-iisang buffet dito na KFC sa Canada. Ito lang. Wala kaya sa iba to? Wala lang. Chicken guys, oh. Dami. Ay, tara, kain tayo guys. So, paano? Nag-iisang buffet lang to. Putuloy na muna natin yung video vlog natin dito, no? Mm. Happy birthday na lang sa asawa mo, pre. Sige, salamat. Guys, kain muna kami para makapag-focus kami. Thank you for watching again, no? Ingat kayo lagi dyan. Bye. Peace up. Yo. Lakay Pinoy Tracker.